Yo! Coach tayo ngayon. Lunch break, quick ride. Siyempre gamit natin ang ating bagong tank bag. Bakit may traffic? Talagang sugal to pag dumaan ka dito eh. Hindi mo talaga alam eh. Lunch break naman. Yan o, mabagal yung truck eh. Siyempre hirap siya. Pero wala o. There's no traffic. We're using the Arai Astro GX today. Tagal na natin ito, hindi nagagamit. Mainit ang halintapat. Tagal ko na hindi nakakita ng truck ng Pope. Ngayon na lang ulit. Ano ba laman ng ating tank bag? Raincoat, rain pants, extra batteries. Tapos dyan din natin lalagay ang gloves natin tsaka GoPro cameras pag kunyari bumaba tayo, diba? Para isang bitbita na lang. Two hands. One hand for the bag, another for the helmet. Inaantay ko magkaroon ng stock ng Arai Tour Cross 3 sa amazon.co.jp. Out of stock pa rin yung extra large kasi. Pero si Arai, mahilig siya sa speaker pockets na nasa cheek pads. Tapos there's not enough space for me to put a mic on top of the cargo speaker. Kasi masikip talaga eh, sakto lang siya. Kaya pag nagbablog ako with group rides, mas gamit ko yung roof. Kasi mas may space doon yung extra mic. Mas gusto ko kasi yung tunog ng nakapatong na mic sa speaker versus itong split cable. Mas malinis nakukuha kong audio doon. Pero ito kasi naka-split, kaya pwede mo i-separate yung sound coming from Cardo and sound coming from your voice. Ang setup ko pala dito is Movo ACM400 mic with the M3 combo cable. Hindi natin nagagamit yung Lazada Hits mic dito kasi masikip. Sobrang sikip na itong helmet na to. Wala siyang ample space for other stuff. Hindi siya built for motovlogging. Kailangan mo talagang i-manage na mas to, ipilit ba? But it's doable. Gusto ko lang to iikot ba? Habang lunch break pa. Sanahin mo yung sarili mo sa mabigat na motor. Pag nag-scooter ka, ang gana. It's not as hot this afternoon. Pero syempre pag summer, ibang usapan na yun. Papasok na rin ng March. So having riding lang. Just a quick cruise. Ayun no. Testing, tank bag, sulit so far. Kaya mabili. Wala naman magkakasya dyan. Yun lang. Kailangan pa rin ng tail bag kung gusto mo ng mga take out. Audio check na rin to. Although yung last namin na cafe bone, okay naman yung audio nito. Sana lang talaga kasya yung isa pang mic eh. Kaso hindi eh. Para mas maganda yung makukuha natin sa Cardo. 1 year review ng Vogue. It's been a year. Tinakbo natin, it's 2,379. What do I like about this bike? You guys know what I don't like about this bike already. I just don't like the shape of the headlight. Ayoko nung shape na yun. But all the rest, there's nothing to not like about this bike. You have enough power at 500cc. I've heard that this engine is the same as the one on the Honda 500X. So if Honda's trusting the engine maker of this to put in on their bikes, then this should be good, right? Siyempre, yung mga quality parts nito, Nissin, Bosch, KYB, alam nyo na yun eh, dun sa why this video natin. Swabe lang siya patakbuhin eh. There's really nothing to hate about this bike. Tapos, super plus pa talaga yung mga tao sa Vogue Philippines. Kasi, di ba, yung mga ibang dealers, pagkabili mo, hindi ka nakilala eh. Or hindi ka napapansinin. Kasi Vogue, isang taon na nakakalipas, hindi pa rin nagbabago yung pakikitungo nila sa mga customers nila. Sina Art, Bobby, Mark, si Eric. Yun talaga yung kasama sa pakete pag bumili ka ng Vogue na motor, Vogue brand na motor, kahit ano dun.
hindi ka nila papabayaan. Maganda yung trato nila sa'yo talaga eh. Hindi ko mapagpalit yun sa brand. Actually, they're strengthening the Voge brand because of that. Kaya tuloy nyo lang yun, Voge Team Philippines. Continue taking care of us, your customers. And more customers will come. Kaya yung mga nag-iisip kung bibili ba sila ng China bike katulad nitong Voge. Diba? Galing na ako sa CF Moto, isa pa rin yun na magandang brand. Pero mas gusto ko lang talaga yung design nito kaya dito tayo pumunta. Both are equally good in terms of customer service. But I give Voge Philippines a plus one pagdating dyan. Maliit pa lang kasi sila. Sana kahit na lumaki na sila, ganun pa rin. Hindi pa rin nila tayo papabayaan. Kaya mamili na kayo, especially ngayon, may mga bagong kulay yata yung 500 AC, lalabas na yung parang bumblebee nila na black and yellow color theme. Ang ganda nun, yun talaga gusto ko bilhin dapat eh. Kaso nung una nilabas to, ang meron lang itong dark gray, light gray, tsaka blue. Pero that's what I really wanted. Sa China lang una nirelease yung color na yun. There's really no reason for you not to buy this. Unless gusto mo talaga Japanese bike or if you have more budget, more money to spend, di ba? Ako kasi limited lang budget ko sa nasinet eh, para sa big bike. Naglagay ako ng ceiling sa sarili ko na hanggang dito lang tayo. Alam niyo naman kasi na dapat Rusi Cyclone 400 itong kukunin ko, di ba? Kaso na-delay sila. But no regrets. No, absolutely no regrets. It still feels so solid even after a year of owning it. Ang mga mods natin dito so far, kung nasusubaybayan niyo yung channel ko, syempre una-una nating in-upgrade is nagpalagay tayo ng aux lights saka ng upgrade ng busina. Yung busina na galing sa Voge na binenta nila, nasira agad. Kaya pinilitan ko na siya ng Hela Mini na parang bili ko sa Hoops Garage is 700 pesos yata. Eh no, ang lakas eh. Tapos nagpadagdag tayo ng additional mini driving lights kay Max Motobot. May vlog din tayo niyan. Tsaka syempre yung Honda Rebel Sliders, pina-install din natin sa Volition. Yun pa lang. Tapos yan, quad lock syempre galing kay Rock Motor PH. Pero ito kasi meron ng lalagyan ng cellphone eh. Kaya baka hindi na natin kailanganin yung quad lock. Ewan ko, basta dyan lang yan, pamporma na rin yan. Just in case na kailangan. This is an absolutely bang for the buck 500cc motorcycle. The Voge 500AC. No regrets. And still no desire to sell. Kasi ano naman bibiliin ko, diba? Susunod dapat nito, GS na. Pero wala pa tayo dun. Tagal pa yun. Hindi ko nga ito nasusulit eh. Imagine, 1 year, 2,300 pa lang yung tinatakbo. Baka mangitlog lang sa garahe yung GS. Mangitlog siya. Sana dumami, di ba? Pag nangitlog. Pero wala. Magiging garage queen lang tulad nito. Lalo pa ngayon, may Choi Nori tayo. Meron tayo ADB 160. Tsaka syempre yung Vespa natin. Kaya, ayan, kompleto naman na. Kaya mga on the fence pa sa Voge, just buy it, man. Ah, ang isa palang disadvantage nito, kasi China bike, siguro I would say it's going to be the resale value. Sabi nga nila, di ba, dapat pag bumili ka ng China bike, sulitin mo ng sulitin hanggang sa ayaw mo na tsaka mo ibenta kasi alam mong mas malaki na yung bawas in terms of resale value. Pero that wasn't really the case with my NK400. Kasi nabili ko yun ng 215 ba? Nabenta ko ng 185. Oh, not bad na, di ba? So I think, nung ganun din dito. Lugi ka ng 20, 30. Sama talaga yun, depreciation yun. Yun lang mga paps. Maraming salamat sa isang quick lunch break, escape ride, big bike gaming, testing out the tank bag on the Voge 500AC. Shout out Voge Philippines. This is DJ DLS. Thank you very much for watching. Peace.